Ang Pilipinas ay isang kapuluan sa Pacific Ocean. Ito ay tahanan ng ilan sa mga nakakamanghang natural wonders at rich cultural heritage. Ang Didikas Volcano ay isang geological marvel at ang pinakabatang isla sa Pilipinas, isang tunay na anak ng nagniningas na Pacific Ring of Fire. Huwag balampasin ang aking pinakabagong mga video. Mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang nasa loop. Namumukod tangi sa marami nitong mapangakit na mga isla. Ito ay isang testament sa napakalakas na kapangyarihan ng kalikasan. Unang lumitaw ang bulkan noong 1857, subalit paglipas ng panahon ay nilamon ito ng dagat. Muling lumitaw ang bulkan mula sa kailaliman ng dagat noong 1952, na ang base diameter nito ay 1,200 meters at may taas na 228 meters. Ang journey ng Didikas Volcano ay nagsimula sa kailaliman ng Earth's mantle, kung saan ang mga tinunaw na bato o magma ay kumukulo at umiikot. Kapag nagsasalpukan ang mga tectonic plate, ang tinunaw na batong ito ay itinutulak paitaas, na naghahanap ng ruta para makatakas. Para sa Didikas Volcano, ang release point nito ay natagpuan sa Babuyan Islands, isang volcano archipelago sa hilaga ng Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas. Noong 1952 ay dumagundong ang malakas na pagsabog ng Didikas Volcano na naglabas ng mga abo at singaw sa kalangitan. Ang pagsabog ay nagtagal ng ilang buwan. Bumuo ng bagong isla mula sa kailaliman ng dagat. Sa paglipas ng panahon, ang abo at lava ay lumamig at tumigas, na bumuo ng isla na makikita natin ngayon. Isang malinaw na paalala ng mga dynamic forces ng mundo. Sa paglipas ng mga taon, ang Didikas ay patuloy na sumasabog ng paminsan-minsan. Ang huling pagsabog nito ay noong 1978 na nagpapadala ng mga abo at singaw sa kalangitan at niyanig ang mga kalapit na isla. Ang malaapoy na ugali nito ay isang palaging paalala ng pabago-bagong isip ng isla. Sa kabila ng unpredictable nature ng bulkan, si Didikas ay nakakuha ng mga adventurer at siyentipiko mula sa lahat ng sulok ng mundo. Ang kakaibang geology at proximity nito sa iba pang aktibong bulkan ay ginagawa itong isa sa napakahalagang lugar ng pananaliksik. Para sa mga uhaw sa pakikipagsapalaran, hindi hadlang ang hamon ng pag-akyat sa mga matatarik na dalisdis ng Didikas at paggalugad sa tanawin ng bulkan. Ang paglalakbay sa Didikas Volcano ay nagsisimula sa isang boat trip mula sa Luzon Island o sa kalapit na Kalayan Island. Ang mga islang ito ay nagsisilbing mga pintuan patungo sa kapuluan ng Babuyan, isang kumpol ng mga isla ng bulkan na nakakalat sa Luzon Strait. Maaaring upahan ang mga lokal na tour operator o may karanasang mga bangkang pangingisda upang mag-navigate sa tubig sa paligid ng Didikas na tinitiyak ang ligtas at komportableng daanan. Dahil sa aktibidad ng bulkan, hindi ito itinuturing na ligtas para tirhan ng mga tao. Walang permanenteng residente sa isla, ngunit pinapayagan ang mga turista na bumisita dito. Bago simulan ang iyong pakikipagsapalarang makita ang pinakabagong isla sa Pilipinas, mahalagang kumuha ng mga kinakailangang permit mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magbibigay sila ng mahahalagang impormasyon tungkol sa antas ng aktibidad ng bulkan at mga pag-iingat sa kaligtasan na dapat sundin. Bukod pa rito, ay isaalang-alang ang pagkuha ng mga resibo ng isang maalam na lokal na gabay na pamilyar sa terrain at kasaysayan ng bulkan ng isla. Ang kanilang kadalubhasaan ay nagpapatunay na napakahalaga sa pag-navigate ng isla ng ligtas at pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga natatanging tampok
na geological nito.